Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng unang linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig sa kanya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, "Bakit siya nagsasalita ng ganon? Kalapastangan sa Diyos iyon. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan?" Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin sa kanya, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumindig nga ang paralitiko, kagad niyang binuhat ang kaniyang higaan at umalis. Ang lahat ng naroon ay pawang nang gilalas at nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Ngayon lamang kami nakakita ng ganito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano po ba tayo nagdadasal? Ano po ba ang nilalaman ng ating mga panalangin? Minsan, mahaba tayong magdasal. Napakadetalyado ng ating mga dinadasal. Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong paralitiko sa mabuting balita ay nagtuturo sa atin ng mahalagang bagay tungkol sa pagdadasal. Una, ang pagdadasal ay hindi po paramihan ng mga salita, kundi ang dapat nating maipakita ay ang ating matibay at malalim na pananampalataya. Sa mabuting balita, ang apat na magkaibigan at ang paralitiko ay wala pong sinasabi sa isa't isa. Wala din po silang sinasabi sa ating Panginoon. Ngunit ang kanilang pagdadala sa paralitiko sa ating Panginoon at ang kanilang kagustuhang gumaling ang may sakit ay ang mismong kanilang dasal, na ang mga taong nagdadala sa paralitiko sa ating Panginoon ay wala pong sinasabi, hindi po nagsasalita. Ngunit ang kanilang kilos na pag-akyat, pagbutas sa bubong, pagtuntun sa paralitiko pababa at paglapag sa kanya sa harap ng Panginoon ay ang kanilang taimtim na panalangin. Kaya ang pagdadasal, hindi po paramihan ng salita, kundi ang matibay, matatag at malalim na pananampalataya. Ikalawa, nang nalapag na ng apat na magkaibigan ang taong paralitiko sa harap ng Panginoon, bigla na lamang silang naglaho, na parang sinasabi po nila sa ating Panginoon, "Narito na po siya, kayo na po ang bahala sa kanya." Hindi nga nila hiniling sa Panginoon na siya ay kanyang pagalingin. Dinala lamang nila ang paralitiko sa harap ng ating Panginoong Jesus at umalis at nawala. Ganito din tayo dapat manalangin. Papasok tayo sa presensya ng Diyos, maging aware of the presence of God in our midst and within us, at hayaan natin ang Diyos ang magpasya para sa atin. Hindi ba ganun din ang dasal ng ating Panginoon sa Garden ng Gethsemane? Hinihiling niya sa Ama na tanggalin ang kanyang hinaharap na kamatayan. Ngunit hindi ang kanyang kalooban ang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama. Minsan mahaba tayong magdasal. Dinidetalye natin sa Panginoon ang ating kahilingan at pangangailangan. Parang binibigyan natin ng seminar ang Diyos kung ano ang kanyang dapat gawin sa ating mga kahilingan, sa ating mga problema, sa buhay, sa pamilya, at sa ating bansa. At hindi na natin binibigyan ang Diyos ng pagkakataon na magpasya para sa ating panalangin at mga kahilingan. Ikatlo, pinagaling ni Jesus ang paralitiko
hindi po dahil sa kanyang pananampalataya, kundi dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Ayon po sa mabuting balita, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, pinagaling niya ang paralitiko. Ang pananampalatayang nakita ni Jesus ay hindi po ang pananampalataya ng paralitiko, dahil kahit ang kanyang pananampalataya ay maaaring paralyzed na rin. Ito'y isang kakaibang kwento ng pagpapagaling ni Jesus, kung saan hindi po ang pananampalataya ng isang may karamdaman ang dahilan kung bakit siya pinagaling, kundi dahil sa pananampalataya ng mga taong tumulong sa kanya. At ito'y nagpapaalala sa atin sa kapangyarihan ng ating pagdadasal para sa iba. Maaring walang pananalig at pananampalataya ang ating mahal sa buhay, ngunit dahil sa ating matatag at malalim na pananampalataya, ang ating dasal para sa kanila ay diringgin ng Diyos. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya at pinagaling niya ang kanilang kaibigang paralitiko. Kaya mga magulang, huwag ninyong kaligtaang ipanalangin ang inyong mga anak, ang mga asawa, ang kanilang asawa, ang mga anak, ang kanilang mga magulang, dahil makapangyarihan ang ating dasal na may pananampalataya para sa iba. Kaya, papaano po ba tayo nagdadasal? Ano po ba ang nilalaman ng ating mga panalangin? Ito ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. May their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. At sumayin niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.